Marami akong pangarap para sa aking bansa. Lalo na sa kunaran nito sa komersiyo, medisina, edukasyon at agrikultura. Ngunit sa pangarap na ito, kailangan ko rin ang aking kapwa, ang mga Pilipino. Kaya't sa ganun, naisipan kong bumuo ng organisasyon para sa pangarap na ito. La Liga Filipina, para sa iyo ito, Pilipinas. Para sa iyo, gagawin kong lahat para sa ikamabuti mo. Kahit nakapalit pa nito ay buhay ko. Mi nombre este Capitán Carnicero Ricardo, el Comandante de Dapitan. Malugod kong tinatanggap ang iyong pagdating sa aming bayan. Gracias, Capitán. Padre, ito nga pala si Jose Fran. Oh, kilala ko siya. Ang sikat na mayakda ng mga librong kilala na Nolimitangere at El Filibusterismo. Ang filibustero na nagtaksil sa kanyang sariling bayan. Ang numero unong kaaway ng inang bayang Espanya, isang kahihiyan sa Katolisismo. Kilalang kilala ko siya, Kapitan. Sa kumbento, hindi ko pinahihintulutang manatili ang isang filibustero sa aking tahanan. Maaari lamang siyang manatili doon kung siya ay magbabalik loob sa Katolisismo at aaminin niya lahat ng nagawa at isulat niya laban sa Espanya. Kung sa gayon, mas nanaisin ko na lang manatili sa tirahan ni Kapitan Carnicero. Kung yan ang desisyon mo, Dr. Jose Rizal, Padre, mauuna na kami ngayon sa aming bahay. Ah, sige. Anong tingin mo sa dapitan, Dr. Sertan? Sa tingin ko'y masyadong tahimik at malungkot ang lugar na ito. Hindi ako makarinig ng anumang bagay. Maski hunin ang ibon, hindi ako makarinig. Maligayang pagdating sa aming tahanan, Dr. Sertan. Hindi ba siyang tanyag na doktor na nag-aral sa ibang bansa? Ano nga ulit ang kanyang ngalan? Ang balita ko yung si Rizal ang kanyang ngalan. Ang balita ko ay sampu ang kanyang napangasawa. O siya nga! Siyang tunay! Buenas noches, senyor. Ikaw ba ang sikat na alimang doktor? May bali-balitang naparito ang isang magaling na doktor galing Alemanya. Ako'y isang doktor lamang, ngunit hindi isang Aleman. Nag-aral lamang ako doon. Oh, senyor. Ang aking anak na babae ay ilang linggo nang may sakit. Tulungan niyo po ako, senyor. Dalin mo ko sa inyong tahanan. Narito na po tayo, doktor. Mahal, nandito na kami. Doktor, pakiusap. Tulungan mo ang aking anak. Dumudugo ang kanyang ilong at hindi namin alam ang gagawin. Natatakot kami na baka wala ng pag-asa. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Huwag kang mag-alala. Siya ang pinakamagaling na doktor. Doktor, kamusta ang kalagayan ng aming anak? Base sa kanyang ipinakitang sintomas, meron siyang dengue. Isang kalagayan na kapag hindi agad nalunasan, ay maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit huwag kang mag-alala. Meron na akong mga nairesetang gamot para sa kanya. Maraming salamat po, senyor. Tanggapin niyo po itong tungtong handog mula sa amin. Ipagpamanhin ninyo, ngunit hindi kayo maratanggap. Mas kailangan niya ng inyong anak. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, doktor. Walang anuman. Ingatan niyo ang inyong pamilya. Ako'y mauuna na. Sino ang susunod? Kayo ka na, kapatid. Ikaw na. Doktor, nais ko po sanang ibalik ninyo ang aking paningin. May asawa ka ba? Oo, doktor. Anak? Tatlo po.
bakit nais mo pang mag-opera and may nagmamahal na sa'yo sa kalagayan mong iyan? Bulag na po ako simula nung pagkabata at nakalimutan ko na rin po ang itsura ng aking bayan. Sige, titignan ko ang aking makakaya. Maraming salamat po, Doktor. Gusto mo ba rin pang magpagamot kahit na isang filibustero ang doktor? Oh, Pepe. Nalimutan mo na ako sino ako. Kamusta ka, Pepe? Mabuti naman ang aking kalagayan, Padre. Paano ka nila tratuhin dito? Si Kapitan Carnicero ay mahusay tumanggap ng bisita at isang mabuting kaibigan. Gayun din ang mga taong bayan. Ngunit di ako sigurado kay Padre. Magiging matapat ako sa iyo, Pepe. Ipinadala ako ng Arsobispo upang kumbinsihin kang bumalik sa Katolisismo. Yun naman po ang mga masasamang Friday lamang ang aking pinapatamaan, Padre. Wala akong hinanakit sa relihiyon. Nais ko lamang silang itama. Oo, panandalian mo na natin itigil itong usapan, Pepe. Nais ko tamasahin ang aking pamamalagi dito bilang guro na iyong nakilala. Yan ang iyong nais. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Hindi medical na tulong ang aking kailangan, Dr. Rizal. Ang katotohanan ay ako ang pinadala ni Supremo upang hikayatin ka at ipabatid sa iyo ang magaganap sa hinaharap. Kasama ang Andres Bonifacio, gusto niyang umanib ka sa pag-aalsang magaganap sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi pa kayo handa sapagkat hindi pa sapat ang inyong pwersa. Anong magagawa ng inyong hulog sa mga baril at kanyon ng Kastila kung dadanak man nilang ang dugo? Tiyakin lamang ang ating pag-asa. Ngunit Doktor, paumanhin, ngunit ikinalulungkot kong tanggihan ang pag-abot ninyo ng kamay upang makamit ko ang aking kalayaan. Ang maipapayo ko lamang sa ngayon ay mas mabuting huwag muna kayong gumawa ng aksyon laban sa Espanya. Sa 4 na taong lumipas, tapos na ang pagpapatapon sa akin sa dapitan. Gobernador General, ako ay sumusulat ng liham upang ipabatid sa iyo. Nais kong magboluntaryo bilang isang doktor na maaring makatulong sa iyong mga nasasakupan sa Cuba na ngayon ay nalilibutan ng epidemya. Sabay ang akin na ngayong kinatatayuan, kasama ko ang mga taong nagbigay sa akin ng kasiyahan. Sa gitna ng lumbay, tulot ng hustisyang hindi pantay. Akin nang lilisanin, bayan ng dapitan, patungo sa destinasyong Cuba na akin nang patutunguhan, paalam, dapitan. Paalam, aking ina. Paalam, aking anak. Mag-iingat ka sa iyong paroroonan. Huwag mong papabayaan ng iyong sarili. Paalam, aking mga kapatid. Ika'y lilisan na nga. Paalam, aming kapatid. Josephine, aking sinta. Pasensya na't ako'y lilisan na. Mag-iingat ka, aking sinta. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Salamat sa lahat, Kapitan. Ganon din sa'yo, aking kaibigan. Mag-iingat ka sa iyong patutunguhan. Ako'y mauuna na. Ano kaya ang dahilan? Marahil pupunta niya ang kanyang kasintahan sa ibang bansa. Siyang tunay! Gobernador General, ayon sa ulat ng ating mga gwardiya sibil sa Pilipinas, ay nagsimula na ang revolusyong pinangungunahan ng Indio. At ayon sa investigasyon ng mga gwardiya sibil, ang utak ng revolusyong ito ay walang iba kundi si Dr. Roserit. Kung gayon, ipadala ang aking utos at hulingin ng Indiyong nagpasimuno ng kaguluhan at aking hahatulan ng kaparosang nararapat sa kanya. Sir Rizal.
Mi nombre es el Capitán de España. De acuerdo con la orden del Gobernador General, kami ay inaatasang ikaw ay hulihin sa salang rebelyon laban sa ating bayan sa Espanya. Dakpin siya. Pepe! Aking ina! There's something important inside it. Narito sa hukumang ito ang nasasakda sa pagkakasalang rebelyon, sedisyon at illegal constitution laban sa bayan ng Espanya. Inaanyayahan kong tumayo ang nasasakdal. Pangalan ng nasasakdal. Dr. Jose Rizal. Edad ng nasasakdal. 35. At profesyon ng nasasakdal. Doktor at manunulat. May tanang umuko. Ngayon ay maaari nang ibigay ng korte ito ang konstitusyon ng bawat pani. At atin ang tinatawagan si Lieutenant Enrique Alconcer upang ipahayag ang kanyang pani. Buenos dias! Hindi lingid sa ating kaalaman na walang sinuman ang maaaring lumabag sa ating batas na nagpapanatili sa ating kapayapaan. At hindi rin lingid sa ating kaalaman na ang sinumang lumabag dito ay hahatulan ng kamatayan. Ngunit ngayon ay nariyan ang isang lapastangan na indyong nagdulot ng kaguluhan sa ating mahal na bayan. Nagpasimuno ng kaguluhan at pag-aalsa. Ang walang modo, ignorante, at walang alam na si Rizal ay dapat lamang hatulan ng kamatayan sapagkat ito ang siyang nararapat. Hayaan niyong ipresenta ng aking mga kasama ang mga ebidensya. Narito ang mga ebidensyang nagpapatunay na siyang pasimuno sa kaguluhang nagaganap sa ating bayan. Yan ang liham mula sa Antonio Luna, Mariano Ponce, Marcelo Del Pilar, ang tula na pinamagatang kundiman, at iba pang liham na nagpapatunay na ang indyong iyan ay may kinalaman sa mga indyong naghasik ng kaguluhan sa ating lipunan. At narito rin ang mga taong kabilang sa magtetestimonya para mapatunayan ang kanyang pagkakasala. Andyan si Dr. Pio, Padre Sanchez, ang padre ng dapitan, at mga miyembro ng revolusyon. Ako si Luis Tabel de Andrade, ang defensor ng nasasakdal. Pagpaumanhin ninyo ang aking mga sasabihin, ngunit hindi makatarungan na siya ay hatulan ng kamatayan sapagkat wala siyang kinalaman sa revolusyong naganap kamakailan lang. Nasabi ko ito sapagkat una, wala siyang kinalaman sa rebelyon sapagkat sinabihan pa niya si Dr. Pio Valenzuela sa dapitan na huwag magpalaganap ng revolusyon. Pangalawa, hindi siya gumamit ng anumang dahas o anumang elemento ng pag-aalsa. At pangatlo, ang mga nag-usbong ng revolusyon ay ginamit ang kanyang pangalan nang wala ang kanyang kaalaman. Kaya kung tunay ng siya ay may kasalanan, edi sana siya ay tumakas na sa Singapore. Thank you.
Ito'y ganda ng umaga, padre. Wala nang mas matiwasay pa. Naalala ko lamang ang aking kasintahan nung kami naglalakad pa. Yan bang Ateneo, padre? Oh, yan nga. Mayroon lamang akong isang hiling bago niyo ko barilin. Maaaring bang barilin niyo ko nang nakaharap sa inyo, padre? Imposible. Stricto at klaro ng inutos ay ikaw ay paslangin habang ikay nakatalikod. Maaari ko bang makuha ang kanyang pulso? Sige, doktor. Ako'y namamangha sapagkat normal lamang ang kanyang pulso. Hindi siya takot mamatay. Maaari mo bang hawakan ito? Oo naman. Pagpalain ka ng Diyos. Establecer. Fuego. Consumatum est. Dead. Ako'y namatay para sa kalayaan ng aking inang bayan. Tapos ang aking kwento sa pakikipaglaban na hindi gumamit ng daas. Ngunit, dito na lang ba nagtatapos ang lahat? Hanggang maubos ang ulo. Hanggang ulo.